Medyo malaki yung kinita natin dun sa pwesto. Naku, kung laging ganito, madali ka makakapag-ipon. Nga pala. Ba't nakatingin ka dyan? La, ito po yung restaurant namin dati. Kaya lang po, inalas kami. Kaya yan, talugi. Naalala ko pa po noon, bata pa po ako nung sinabi sa akin ni Daddy na ako ang magmamanage ng restaurant. Pero, siyempre ngayon, ano mangyayari? Minana pa po kasi ng daddy ko yan sa lola niya. Kaya alam ko po kung gaano ka-importante sa kanya yung restaurant na yan. Alam mo, Ina, naiintindihan ko yung nararamdaman. Ang isang pamana, dapat pinapahalagahan, pinagyayaman. Alam mo, alam ko kung binigyan ka ng pagkakataon para isalba ito at mapalago, magkakawa mo. Mapapalago mo uli ang business ng lola mo at ang daddy mo. Kasi nakita ko yung kakayahan. Naniniwala ako sa'yo. Maraming salamat po, La. Pinapangako ko po, balang araw, bubuhayin ko po ang legacy ng pamilya ko. Kahit wala na po si Daddy, tutuloy ko po ang vision niya. Sa ngayon po, maliit pa lang itong naumpisahan ko, pero nagsisipag po ako, magtsatsaga. Gagamitin ko lahat ng natutunan ko para maging successful ang business ko. Laban! Laban! Tara! Ayaw mo yan. Oh, itabi mo na kaya ito. Ay, sige pala. Yan. Safety. Let's go! Ito yung order niyo. Salamat po. Salamat. Ate, yung nasa picture po pala, hinahanap ko siya eh. Nawawala po kasi yung kapatid ko. Baka po, kung sakaling makita niyo siya, pakitawagan na lang po yung number na to. Okay. Salamat po. Salamat. Ako, isa-isa lang pala yung tinda mo eh. Sa pagod mo lang, lugi ka na eh. La, ganun po talaga. Tsaga-tsaga lang. Diba nga po sabi nila, kapag may tsaga, may nilaga. Pares nga. Ay, pares. Pares pala tayo. Isa pa. Sabi nga nila, kapag may tsaga, may pares. At dahil dyan, pares! Pares kayo dyan! Pares with a twist! Pares na super yummy! O may pang-pitays pa kung gusto niyo tikman! Hindi na kayo! Pares pa! Pares kayo dyan! Ah, sir! Order po kayo, isang pares? Sige, bigyan mo ako isa. Sige po. Sa
po kayo dyan? Gusto niyo pa pong extra rice, ha? Sabihin niyo po. Ano po? Sarap po ba? Basta. Masarap nga, ha? May nag-tip nga sa akin dito sa pagkasan mo. Kaya mo ba mag-deliver sa isang araw? Eh, sabit ko kasi yung tanghalian ng mga tao ka tuwing Sabado, eh. Sige po, sir. Ilan po ba ang ordering nila? Siguro mga, 100 katao. Kaya mo ba yun? Okay ka? Ay, opo, sir. Okay na okay po. Kayang-kaya. Okay. Salamat po. Okay. Kapag ganito pa rin kasarap yung timpla mo, linggo-linggo nga na mag-deliver sa amin. Agad ongoing yung construction. Pwede pa kita i-refer sa iba. Okay yun sa'yo? Opo. Salamat okay. po. Ano nga name mo? Ina po. Ina. Okay, sige. Kita tayo Sabado. Opo. Salamat po. Lapungan na po yung paghihirap natin. Ma-achieve ko na yung goal ko. Ina, sobrang saya ko para sa'yo. Deserve mo yan. Dahil sa sobrang pagsisikap mo, pagtatrabaho mo. Okay pa po kayo dyan? Exercise. Okay pa? Okay pa? Ina! Okay. Ina! Oh! Ina! Ina! Archie! Yo! Jung! May magandang balita kami sa'yo. Magandang balita? Ano naman yan? Oo nga! Hmm? Nakita na namin ni Archie yung coaching sinakyan ni Nono. Om Shrimp! Ha? Ibig sabihin lang makikita ko na yung kapatid ko? Nasaan yung kotse? Nandun ba si Nono? Hindi namin nakita si Nono, pero siguradong-sigurado akong sumaka siya dun sa kotse na yun bago siya nawala. Kasi natatandaan ko pa yung sticker ng kotse. Nasaan yung kotse? Ayun nga eh. Biglaan na kasi nun dumaan. Hindi na namin nasundan. Nagulat nga kami ni Archie. Teka, anong ibig niyo sabihin? Hinga, alam mo ba kung sino yung driver ng kotse na yun? Ang tita Lani mo. Ha? So, ibig sabihin siya yung kumuha kay Nono? Teka, hindi ko maintindihan. Bakit niya kukunin si Nono? Eh, pinalayas niya nga kami. Knowing Ina, hindi yung papayag hanggang hindi niya makita si Nono. But because of your brilliant plan, naisahan naman natin siya. At dahil forever na siyang magiging busy in her never-ending quest, hindi na niya malalaman na sinolo natin ang inheritance mo.